Mukhang hindi masyadong informed si attorney. Kasi yung pagdala ng Jollibee ni Kuya Bal Santos Matubang ay pang limang beses niya nang punta yon. Inuuna mo yung mga sikat na YouTubers. Hindi namin alam kung ano ang motibo. Dahil ba sa views? Dahil sa ginawa niya kay Kuya Bal Santos Matubang, paano na lang kung si Kuya Bal ay hihinto sa kanyang programa? Sino ang magbibigay? Kaya bang bigyan ni attorney yung mga yon? Ayun, what's up guys? Muli, welcome to my YouTube channel. Ito si Kuya July, ang inyong katugang, na muling bumabati sa inyo ng magandang araw, saan lugar man kayo naroon. At sa araw na ito, meron tayong panibagong vlog. Gagawa tayo ng reaction video. Ito ay patungkol doon sa isang attorney, na kung saan ay binabati ko si Kuya Bal Santos Matubang. Yung paggawa daw ni Bal Santos Matubang ay hindi naaayon sa batas. Pag-uusapan natin yan, kung sa attorney nga ba, ay patungkol pa rin sa batas ang kanyang dinidiscuss, o patungkol na sa paninira ng ibang tao. Pero bago yan, magpapaalala lang muna si Kuya July sa lahat ng hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel. Huwag nyo naman kalimutan. Pakisubscribe tapos pakipindot yung notification bell button para updated tayo sa aking mga video posts. Ibisita po ang YouTube channel ni July Paunil. Subscribe nyo po siya. Boss, July Paunil, ayan yung kanyang YouTube channel. Sana suportahan niya mga kasuber. Pagkatapos yung pakipindot yung bell, pinutin niyo po yung all. Tapos pakifollow na rin yung aking Facebook page. Maraming salamat sa inyo. Ngayon tuloy na tayo. Actually kahapon, napanood ko to. At medyo parang nag-iba yung pakiramdam ko kahapon. Kasi yung attorney na to ay isa to sa hinahangaan ko. Dahil napapanood ko yung kanyang programa, pinag-uusapan yung batas, at mukhang magaling magpaliwanag. Pero kagabi, mukhang hindi maganda yung aking narinig. Dahil mukhang pinapatamaan niya talaga ng husto si Kuya Bal Santos Matubang. Kaya ang ginawa ko kahapon, isinare ko na lang muna ito sa aking community. Dahil hindi ako magagawa ng reaction video, dahil medyo busy tayo. Pero dahil sa marami tayong followers, nagre-request na gawan ko raw ng reaction video, kaya napilitan akong gawan ngayon. Kahit na medyo busy tayo sa trabaho, isiningit ko ito. Ngayon ito lang masasabi ko. Una, ako hindi abogado, hindi ako magaling sa batas. Pero pagdating sa katuwirang pangtao, kahit papano nakakaintindi naman tayo. Ganun na rin siguro yung katuwiran ng Diyos. Kahit papano, medyo nakakapagbasa-basa naman tayo ng Biblia. Pero yung napanood ko kahapon, mukhang pakiramdam ko parang bias naman masyado. Parang hindi masyadong informed si attorney patungkol kay Kuya Bal Santos Matubang. Yung kanyang diniscuss ay patungkol lamang doon sa isang episode na kung saan ay pupwede niyang masilipan. Hindi niya inalam yung totoong kwento nung patungkol kay Bina Morales. Actually sa umpisa pa lang, binanggit niya na clickbait daw dahil ginamit daw yung Vina Morales na kung saan hindi raw yun ang pangalan ni Vina. Pero alam niyo ba mga katugang, ang kanyang totoong pangalan Vina Basinio Morales. So ibig sabihin, hindi talaga nag-research ng maayos si attorney. Tapos pangalawa, binanggit niya na nanood daw siya kay Bal Santos Matubang sa live stream. At ito naman ay patungkol daw dun sa paggawa ng army na kung saan ang kanyang tinutukoy ay yung patungkol sa mga small YouTuber na gustong tulungan ni Kuya Bal. Yung magiging official Kalinga Partners na kung saan magiging charity yung pinaka-main content. Ngayon doon sa pagkakabanggit ni attorney, parang nag-aalala siya dahil yung ginagawa daw ni Kuya Bal Santos Matubang ay hindi maganda. Ito daw ay poverty porn na kung saan ini-exploit yung mga mahihirap. Kinukuha na ng video, kinukuha na ng picture para i-exploit or pagsamantalahan para pagkakitaan. Kaya parang nag-aalala siya na dadami yung mga YouTubers na ang content ay pagtulong. Dahil ang pagkakabanggit niya nga, baka daw yung mga vlogger na ito kapag dumami na, mag-agawan na sa mga pulubi o sa mga namamalimos. Ngayon naisip ko naman, kung sakasakali nga mangyayari yun, although parang imposible mangyari yun, dahil ang daming mahihirap sa atin, ang daming namamalimos, ang daming walang bahay. Ngayon ang parang tanong na pumasok sa isip ko, hindi ba tayo matutuwa kung sakasakaling mawawala yung mga pulubi na yan? Kung maraming YouTuber na ang tutulong sa mga yan? Masama ba? Ngayon lang katugang kayo mag-isip sa sinasabi ko. Ang gusto niya kasing palabasin, mali yung ginagawa ni Kuya Bal Santos Matubang. Tapos dahil tumutulong sa mga small YouTuber, parang dating sa kanya, magkakalat yung ganung maling ginagawa. Parang ganun ang dating sa pagpapaliwanag niya kahapon. Di ba kung sakasakali mangyayari yon at marami na ang tutulong sa mga pulubi, di ba ang ganda? So anong masama doon? Meron kasi siyang binabanggit na batas na parang binayulate daw yung RA 11313, yung Safe Space Act, na kung saan bawal kunan ng video, bawal kunan ng picture,
kapag walang pahintulot. So yun ang gusto niyang mangyari. Kaso nga lang, ang magiging problema, lalo na ng mga YouTubers, wala na tayong maipapakita, wala na tayong maibablog. Lalo na kapag merong mga sponsors, kailangan nating maipakita kung saan napunta yung kanilang tulong, mawawala na yun. Lalo na yung mga charity vlogger, mawawala na tayo ng i-content. Parang ganun yata ang gusto mangyari ni attorney. Tapos ito pa, ang napansin ko sa kanya, parang hindi na batas yung tinuturo. Kumbaga ang na-highlight na ay yung pagpunan niya kay Kuya Bal Santos Matubang doon sa ginawa niya kay Bina Morales. Pero ang point ko lang, bakit yun lang ang kinuha natin? Kasi parang ang dating ay pinagduduldulan yung Jollibee. Kumbaga parang pinipilit na pakainin para makuha na ng video para daw merong may-content. Pati raw yung lola, kulang na lang daw sabihin sa kanyang umalis ka na kasi kumain na yan. So yun ang problema. Mukhang hindi masyadong informed si attorney. Kasi yung pagdala ng Jollibee ni Kuya Bal Santos Matubang ay pang 5 beses na nang punta yun. Marami nang nangyari muna bago yung eksena na yun. Kasi nga gusto ni Bal Santos Matubang, matulungan sila mapagawan ng bahay. Mamaya siguro papakita ko sa inyo yung ilang clippings doon sa mga episode na yun. Actually, yung binabanggit ni attorney doon, parang hindi raw concerned si Kuya Bal Santos Matubang kay Vina. Kaya mukhang hindi talaga siya informed. Alam nyo ba yung mga unang episode? Nabanggit doon kung paano gustong tulungan ni Kuya Bal Santos Matubang si Vina. Nagsuggest nga siya na ipagamot, tapos maghanap ng magbabantay at babayaran na lang. At tutulong si Kuya Bal Santos Matubang sa lahat ng gastusin. Tapos bukod doon, papatayuan pa nga ng bahay. Tapos ang dating kay attorney, parang hindi malang nagpaalam si Kuya Bal Santos Matubang. Hindi niya alam na nakipag-usap muna yung lola niya kay Bal Santos Matubang nung unang araw. At marami ng aksyon na ginawa si Kuya Bal Santos Matubang bago siya nagdala ng Jollibee. Sinusuyo ni Kuya Bal para pumayag na magpagamot. Dahil meron ding nabanggit si Kuya Bal Santos Matubang na ganong case din. Tapos gumaling. Kaya yun sana ang gusto niya rin mangyari kay Bina. Mahal din ako. Sa July 10, 80 years old po mga kaibigan. Mahirap ang buhay mo ngayon? Bakit po mahirap ang buhay na? Kapag kayo, matanda na. Nasanay si mister mo? Wala na? Nay, sino ang kasama mo sa bahay na ito? Apo mo, anak mo? Kawawa ang apo mo, Nay. Dali natin sa paggamutan, Nay. Baka sakaling maisalba pa natin. At itong bahay mo, Nay, paayos ko ito. Unahin ko muna yung apo mo na makipagamot para maisalba natin. Ipapagamot natin, Nay, itong apo mo, ha? At, ha? Kuha ko na magbabantay. Mayroon ka dyang apong iba magbabantay. Susunduhan natin. Kasi kung napanood mo na sa isang telebisyon, sa real time, ganyan din kaso, Nay, si Jeneline, pinagamot ko din po sa hospital. Oh, gumaling na, Nay, ngayon malakas na siya at nakakausap na natin. Gumaling, Nay. Nakahiram kami ng ambulansya, tapos dinala dun sa pagamutan. Pagbalik baga, Nay, okay na. Ngayon mataba na siya. Yan, baka sakali na maisalba pa natin ang buhay niyan. Gumaling pa siya sa kanyang sakit. Depression niya na yan. Baka kung ano, na-stress niya. No? Ay, magbangon ako niya. Pangatlong punta na po namin dito ngayon, mga kaibigan. This is our third time. Lapat na, sige. Baka mauntog siya, kuya, sa ano, bintana. Bina, si Kuya Bal ito, ha? May mga gamot dyan. May mga gamot dyan, ha? Pwede mong inumin. Mag-inom kang gamot. Ha? Para gumaling po kayo. Oh. Gising na, Kuya Bal. Gising na. Very good. Oh. Bina, si Kuya Bal. Bina, may gamot ka. Meron yan. May oris dyan. Apple. Oh. Bina. Ito po. Si Bina po. Nagising na po. Si Kuya Bal ito, ha? Yan. Huwag ka mag-alala. Tutulungan ka namin. Spaghetti. Hello, Bina. May dala kong spaghetti, oh. Nay,
itong bahay mo, ipapagiba ko na ito. Ngayon ganito, Nay. Doon ako magawa ng bahay sa kabila doon, oh. Doon sa may babae. Ha? Magawa ko lang temporary na bahay ninyo para si Bina doon siya ilipat. Temporary? Yung pagsamantalang bahay niyo habang ginagawa ito? Kasi gigabayin ito. Hindi, magawa ako dito, dyan, oh. Itong waiting para gagawa ako diyan ng bahay-bahay ninyo. Ha? Pagkabili ako ng mga gamit. Pagkagawa, lilipat kayo pati si Bina para itong bahay gigibayin nito. Ano po? Ha? Para ipagawa natin, pasiminto natin sa lahat. Ano? Para magbago ang bahay ninyo. Ito po. Ay. Temporaring shelter po nila habang gigibain at nagawin ng bahay po nila, mga kaibigan. Salamat po sa inyong lahat, mga kalingap. Kaso nga lang yung dating doon sa paliwanag ni attorney, parang doon sa nag-focus, doon sa pagdala ng Jollibee. Kaya ang naging konklusyon niya, hindi maganda yung ginagawa ni Kuya Bal Santos Matubang. Hindi na nabanggit yung pabahay program ni Kuya Bal Santos Matubang na meron na siyang pinagawa ng bahay ng halos 70 na pabahay na. Hindi na yung pinag-usapan doon sa kanyang episode. Nag-concentrate na lang siya doon kay Dina na kung saan ay meron siyang pupwedeng ibutas. So di ba parang bias naman? Dapat kung meron tayong gustong gawing subject, dapat i-research muna natin ng maayos. Di ba parang unfair naman kay Kuya Bal? Alamin natin yung kabuuan ng kanyang channel. Ano nga ba ang main content? Hindi basta na lang tayo bibira ng bibira. Kaso nga lang nandyan na yan. Wala na tayong magagawa. Bahala na lang siguro yung mga viewers na magbigay ng kanilang opinion. Yung iba dyan, magko-comment sigurado dyan. Magla-like. Yung iba naman, magdi-dislike. So, hayaan na lang natin kung ano ang magiging implication niyan. Tapos, nag-cite din siya ng verse. Yung pagtulong na hindi na pinapaalam. Totoo naman yun. Nakasulat yun doon sa Mateo 6:3-4. Yung paglilimos ng lihim. Yung wag nang maalaman ng kaliwang kamay. Yung ginagawa ng kanang kamay. Tama naman yun. Tapos, sinabi niya na wala daw verse na mababasa. Na patungkol naman doon sa pagtulong na dapat pinapakita. Siguro baka hindi niya lang nabasa. Kasi mayroong mga pagtulong na hindi talaga maiiwasang hindi makita. Halimbawa, tutulong tayo ng bigas. Halimbawa, 2,000 bigas yan. Sa palagay ba natin, maililihim natin yan? Binabanggit yan doon sa Mateo 5:14. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Lumiwanag na gayon ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa. At saka marami pang verses na kung saan nagpapakita ng halimbawa para gawin natin. So yun mga katugang, tayo naman hindi naman tayo kontra kung ang pag-uusap ay patungkol sa batas. Bagamat alam natin na ang batas sa atin ay hindi perpekto, ang totoo niyan, karamihan sa batas natin ay pumapabor sa mayayaman. Kaya nga sa bansa natin ang daming mahihirap eh. Pero kung ang susundin natin ay batas ni Kristo o batas ng Diyos, sa palagay ko mababawasan ang mahirap sa atin. Yung mayayaman ay lalong yumayaman, at yung mahihirap ay lalong humihirap. Yung mayaman, kulang ng malasakit sa mahirap. Pero kung susundin natin yung batas ni Kristo, sigurado yung mayayaman, yung mga milyonaryo, yung mga bilyonaryo, ay magsishare sa mga mahihirap. Baka sana wala nang masyadong nagugutom sa ating bansa, kung yung batas ng Diyos ang susundin natin. Ngayon, dahil batas ng tao ang sinusunod natin, maraming naghihirap. Kung matatandaan lang natin yung isang binata sa Biblia, na nagtanong kay Kristo kung papaano raw siya maliligtas. Tapos sinabi ni Kristo na ipagbili yung pag-aari at ibigay sa dukha. Na kung saan yung binata ay namanglaw, ibig sabihin hindi niya magagawa yun. Ayaw niyang sumunod sa batas ng Diyos. Siguro ang gusto niyang sundin ay yung batas sa Pilipinas. Protection sa mayayaman. Nakasulat yun doon sa Mateo 19:20 patuloy. Doon nga nasabi na mas madali pang ipasok sa butas ng karayom yung kamelyo kisa doon sa isang taong mayaman. So yun mga katugang, yun lang naman ang pinaka-main reaction ko. Bakit hindi na lang yung patungkol sa batas yung hinighlight? Pwede naman tayo mag-aral ng batas nang hindi na naninira ng ibang tao. Pwede naman mag-cite ng magandang example. Bakit kailangan pa natin siraan si Kuya Bal Santos Matubang? Although hindi lang naman si Kuya Bal Santos Matubang ang naging subject niya. Pati nga yung isang YouTuber na si Jose Halyorina, na kung saan yung YouTuber na ito ay 4 buwan nang hindi nagpapakita at hindi natin alam kung nasaan na nga ba siya ngayon at ano nang nangyari sa kanya. Bakit wala na siyang post sa YouTube at saka sa Facebook? Tapos ginawa niyang subject. Hindi kaya dahil sa kulang-kulang ng 2 milyon ang subscribers niya? Tanong lang naman. Tapos nung nakaraan,
ang naging subject natin ay si Ivana. Tapos isang episode naman, si Tekram naman. Mahigit 1 million subscribers din. Tapos binanggit niya na para daw magiging series ito. Magiging subject niya yung mga charity vlogger na kung saan nagsasamantala daw sa mga mahihirap. Kaya siguro sa mga kasamahan natin dyan mga YouTubers, abang-abang kayo, baka kayo na ang susunod. Pero sa obserbasyon ko, mukhang inuuna yung mga sikat, yung mararaming subscribers. Kaya kung yan ang magiging drive ni Attorney, hihintayin naming mapasama si Tulfo. Dahil ang mga content nila ay halos pare-pareho, pagtulong sa mahihirap. So hihintayin namin yan, Attorney. Dahil alam namin, inuuna mo yung mga sikat na YouTubers. Hindi namin alam kung ano ang motibo. Dahil ba sa views, o gusto mo lang ituwid yung kanilang maling ginagawa? So ayun mga katugang, ang pinaka-main concern ko lang naman dito, dahil sa ginawa niya kay Kuya Bal Santos Matubang, paano na lang kung si Kuya Bal ay hihinto sa kanyang programa? Halimbawa, dahil natakot sa batas, bigla siyang huminto. Ang tanong ngayon, sino na ang magbibigay ng ayuda doon sa mga matatanda? Buwan-buwan na binibigyan niya ng pang-grocery, pambili ng gamot, at iba't iba pang pangangailangan ng mga matatanda. Sino ang magbibigay? Kaya bang bigyan ni Attorney yung mga yon? Kung kaya, di salamat. Magpahinga na lang muna si Kuya Bal Santos Matubang. Total, baka meron namang ibang po pwedeng gumawa nun. Meron nga ba? Tanong lang naman. So yun mga tugang, yung sa akin naman ay personal opinion lang. Hindi ako maalam sa batas. Pero pagdating sa common sense at sa kasabudhi, alam natin kung tama ang ating ginagawa. Yung pagtulong ba sa mahihirap ay masama? Kayo na siguro ang sumagot. So yun mga tugang, ito na lang siguro ang final words ko kay Attorney. Sana naman sa susunod, kung gagawin mong subject uli si Kuya Bal Santos Matubang, alamin muna natin ano nga ba talaga ang totoong ginagawa niya. Pinagsasamantalahan niya ba ang mga mahihirap, ang mga senior citizen? Suriin natin para malaman natin na ang kinikita ni Kuya Bal Santos Matubang sa YouTube ay tinutulong din, hindi binubulsa. Ngayon ang tanong, mali ba sa batas yun? So yun lang naman ang gusto kong sabihin. Siguro kung ako may nakapagsalita ng hindi tama, pasensya na kayo. Dahil hindi ko naman linya yung batas. Mabuti kung patungkol yan sa construction or sa engineering, baka sakaling kabisado natin. Pero ayokong sundin yun. Ang gusto kong sundin ay yung budhi, yung awa sa kapwa. Mali ba ang pagtulong sa kapwa? Lalo sa mga mahihirap, sa mga matatanda, mga senior citizen? Mali ba na sila'y pagawan ng bahay, bigyan ng ayuda buwan-buwan para may makain? Mali ba sa batas yun? So ayun mga katugang, siguro sa lahat ng viewers, nagkakaintindihan tayo dyan. At abangan na lang natin kung ano ang mga susunod pang mangyayari dito sa issue na ito. Dahil sigurado ko, ang mga Kalingap ay hindi mananahimik sa ganitong issue. Sigurado ko ipagtatanggol si Kuya Bal Santos Matubang ng kanyang mga followers. At sigurado hindi nila matitiis na hindi mag-comment. Ito yung ilan sa mga comments. At sa kabalita ko, mukhang ayaw yatang mabash ni Attorney. Eh tingnan natin, lalo nagla-live stream tayo, alam naman natin sa social media, baka dumami ang dislike natin. At minsan sa YouTube, nati-take down yung live streaming kapag ka maraming dislike. Sana hindi ganun kadami ang magdi-dislike para hindi magsisi si Attorney dun sa ginawa niya kay Kuya Bal Santos Matubang. Sa pamamagitan niyan, magpapaalam muna si Kuya Julay pansamantala. Pero siyempre, meron tayong isa shoutout. Pakisuportahan na lang din. Maraming salamat sa inyo. Muli, ito si Kuya Julay, ang inyong katugang. Napansamantalang nagpapaalam muna. Kita-kita na lang ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye!